Ayun, nag-chat kami nung nakaraan nun. Nagulat ako, nasa 1,000 plus na yung YouTube niya. Tapos, eh, nagpo-post kasi yun ng mga kubad-hubad dun sa, ano, sa Instagram niya, saka sa Facebook niya. Sabi ko pa sa kanya, kahit ipakita ko yung feed ko dun sa, sa Instagram at sa Facebook, wala, mauumay lang, hindi na dami yung subscriber. Hindi kaya. So, yun. Hello, ano, Sir Jervis. Enjoy ka lang dyan. Ingat ka sa COVID. Pero yun nga. Tapos, one time pa, meron ng kaibigan. Pinapasubscribe ko siya sa YouTube ko. Parang na dead mo lang siya, tawa-tawa lang siya, kaya niya mag-subscribe. Eh, dumating yung time na kailangan niya ng tulong sa design. So, pagkakataon ko ngayon makabawi para gawin yung design niya, sabi ko sa kanyang ganon, mag-screenshot ka muna na nakasubscribe ka, saka nanood ka ng video ko. So, no choice siya, kundi mag-subscribe sa YouTube ko. So, hindi ko nababanggitin kung sino yung tinutukoy ko na yon, pero tatago natin sa pangalang Russell. So yun nga, yung tinago natin sa pangalang Russell, napilitan ngayon siya mag-subscribe. Ewan ko kung nag-unsubscribe na siya ngayon. So diba, maganda rin yung ganun na ano, na pipilitin mo rin sila kasi pagka halimbawa ayaw na mag-subscribe. Pag nangailangan sila ngayon sa'yo, pagkakataon mo na ngayon makabawi para pag-subscribe sa YouTube mo. Tapos, mga kaibigan ko, pinipilit ko na rin na mag-subscribe na rin sa akin. Pati sa mga messenger, may message ko na rin sila. Nasa umabot na ng sa loob ng halos 3 weeks na paunti-unting kasundot-sundot na trabaho, umabot na ng 300 plus yung mag-subscribe sa akin. Tapos, pag nakikita nila ako doon, pag nakikita nila ako sa labas, sigurado may kantsaw na aabutin sa akin. Meron na rin akong basher ko, number one basher ko. Si Brother Renz yun, number one basher ko yun. Pagka gumagawa ka ng YouTube o gusto maging vlogger, dapat isipin mo agad kung gagawa ka ba ng dahil nag-i-enjoy ka lang o gusto mo lang mag-video ng everyday life mo, gusto mo lang gumawa ng content, o gusto mong kumita kaya kagagawa ng vlog. Kasi, ano itong talaga to, promise? Kasi kung halimbawa, gagawa ka ng vlog para isipin mo agad, ay, gagawa ako ng vlog para kumita ako kasi sila iba na alawi, sila Rans, ano, Rans Kyle, yung mga ganun. Sila Niana, ayaman na nila kasi nagbablog sila. So, kung ganun ang isipin mo at wala ka naman masyadong connection, alam mo, sobrang stress ang aabutin mo. Promise. Kasi, pag pa-subscribe pa lang, napakahirap na. Katulad nga bilanggit ko kanina, kaibigan mo na nga, ayaw ka supportahan. Diba? Ang hirap, kasi ang hirap kung gano'n na magiging mindset mo. Dapat pag gagawa ka ng YouTube, huwag muna yung kikita. Kasi, kahit naman maibigay mo yung requirement na hinihingi nila, ang hirap pa rin kumita sa YouTube, promise. Kasi, ang dami mong kakompetensya. Hindi lang Pilipinas ang may YouTube. Pag sumali ka nga sa, halimbawa, sali ka sa mga group sa Facebook na ano, mga sub-to-sub, mga member doon, mga 120,000. Maswerte ka na kung makakuha ka ng 10 na ano doon, na subscriber. Minsan, pagkahali ka sa mga group ng ano, YouTuber, madalang ka makakuha ng subscriber na maayos-ayos. May mag-subscribe sa'yo, pero ilang minuto lang wala na, biglang nababawas na naman, ewan ko. Ayaw nilang may mga tao na gano'n na ano, na parang lalamangan mo sila. Pero pag ako naman, halimbawa gano'n, nag-subscribe na ako sa kanila, kaya mo na sa kanila yun.
parang tulong mo na rin doon, totoo naman, maayos ka naman kausap. Eh kung hindi maayos yung kausap mo, di ba? Ikaw na lang, at least maayos ka kahit na paano. Sa magkakaroon ka rin naman subscriber, di lang naman sila yung YouTuber dito sa mundo. So yun nga, kailangan, pag gawa ka ng vlog, magiging vlogger ka, huwag muna yung pera, nakikitain mo. Kasi may sobrang may stress ka talaga. Yung iba nga nagba-vlog ng mga baguhan, ang upload pa lang nila, halimbawa, mga tatlong video. Tapos gusto na nilang kumita sa YouTube. So ang ginagawa ng iba, merong mga kasi nagbo-boost ng YouTube na ano, ewan ko, paano na ginagawa yun. Misa natatempt na rin akong subukan, pero tinrabaho ko na rin lang naman. O de, dire-diretso yung trabaho, at least kung biglang kumita na yung YouTube ko, mas may enjoy ko siya kasi pinaghirapan akong gawin. Yung iba, nagbabayad ng, medyo mahal din yung bayad eh, pagkakaroon ng 1,000 subscriber. Pero hindi ka pa sure kung hindi mababawas yung mga subscriber mo na yun. Kaya minsan, sayang din yung binabayad nila. Pero sila, sa kanila naman yung pera nila yun. Mayaman naman sila, de, go. Kaya ako, lamang akong babayad sa kanila. So, tiis-tiis na lang muna. Hindi naman pagka gumawa ka ng YouTube, agad-agad, magkakaroon ka ng subscriber na pagkadami-dami. Sabi sa kasabihan, merong time para sa pagtatanim, merong time para sa pag-aani. So, magtanim ka na lang muna, intayin mo lang kung kailan ka aani. Yan talaga, hindi minamadali yung mga bagay-bagay na ganyan. Mas maganda yung naghihintay ka para kunyari, diba, kumikita ka na sa YouTube mo, at least mag-enjoy ka kasi alam mo yun, andun na yun. Nagbunga yung paghihintay mo at pagtatrabaho mo. Kasi pagka hindi mo tinrabaho, parang ano, wala challenge. So yun nga. So kaya kapag halimbawa, mag-YouTube kayo, kailangan mindset nyo, mag-enjoy lang muna kayo sa ginagawa nyo. Mag-isip kayo ng mga content, hindi katulad ko, hindi nag-iisip ng content kung ano-ano yung content na ginagawa ko. Mag-isip kayo ng content, kung saan kayo magaling, yun ang gawin nyo. Diba, magaling kayo mag-drawing. Yun ang i-content nyo. Ako, marunong mag-drawing, pero hindi ko masikaso na mag-drawing. Pwede ko naman i-content yun. Diba, marunong kayo sa mga digital arts. Pwede gawin yung tutorial. Halimbawa, magaling kayo magluto. Pwede i-video nyo yung pagluluto nyo. Diba? May mga easy to cook na pagkain. I-video nyo yun. Papanoorin pa rin naman yun. So, halimbawa, magaling kayong composer. Mag-compose kayo ng kanta ngayon. Yun ang i-upload nyo sa YouTube. Kung sa kayo magaling, kasi sa kayo nag-i-excel, yun yung gawin yung content. Yun naman yun. So sa kayo nag-i-enjoy, yun yung gawin yung content. Basta isipin nyo lang, gumawa kayo ng YouTube para mag-enjoy. Saka nyo naisipin yung pagkita ng pera. Kung gusto nyo talaga na maging mindset na kaya kayo gagawa ng YouTube para kumita ng pera, eh trabahuhin nyo mabuti. Kailangan mag full time kayo sa pagiging vlogger. Lahat, i-video nyo lahat. Pero sa ganda, enjoy nyo lang. Mag-enjoy lang kayo sa ginagawa nyo sa YouTube. Tulad ko, i-enjoy ko itong pagkain, di ba? Sarap. So yun, mayroon pa isa. Piling ko masusukan ako sa busog. Ano pa? Wala na? Tapusin ko lang muna to, ha? So, hindi sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. At kung meron kayong gustong gawin kong content,
Gusto pagkain, ay message nyo lang. Tapos, sinugali ako, promise. So sana, may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko kanina, na para na kung sa kayo masaya, yun ang gawin nyo lang. Kaya masyadong pa, ano, stress kung bakit konti subscriber nyo, ayaw matagdagas, bakit nababawasan, yun talaga. Hindi naman isang irihan lang, eh, ando na lahat ng 1,000 subscriber mo, 4,000 watching hour mo. Tinatrabaho talaga yun. Sabi lang yun, ha? Gusto mo talaga na kumita sa YouTube. Sabi mo, full time ka. Eh, one time pala, si, ano, yung isang boss ko sa, ano, sa US, hi, Sir Jervis. Yun, nag-chat kami nung nakaraan nun. Nagulat ako, nasa 1,000 plus na yung YouTube niya. Tapos, eh, nagpo-post kasi yun ng mga kubad-hubad dun sa, ano, sa Instagram niya, saka sa Facebook niya. Sabi ko pa sa kanya, kahit ipakita ko yung feed ko dun sa Instagram at sa Facebook, wala, mauumay lang, hindi na dami yung subscriber ko. Hindi kaya. So, yun. Hello, ano, Sir Jervis. Enjoy ka lang dyan. Ingat ka sa COVID. Tapos promote mo na, pakipromote na rin yung channel ko. Para dumami. Para dumami yung subscriber. Oh, yun nga. Bye-bye, hanggang dito na lang. Susunod na lang ulit. Mag-message na lang kayo kung ano yung content na gusto nyo gawin ko. Basta huwag lang, ano, makain ng hilaw na manok. Kaya makain ng pusa. Basta, bye-bye. Busog na talaga ako. Ayoko na. Pagkantyan ko. Ayun ko pala sayang.